yung Red Red Church, ayaw na ayaw nila ng Calvinism. Naririnig ko lang siya dati sa preaching, pero umatend ako ng isang camp subject yun. Sa camp, isang dalawang linggo mo yung subject sa camp. Second termer yun. Subject ka sa camp. Kaya inaral talaga namin, no? Yung isa sa nag-strike sa akin na verse na hindi yung totoo, kasi nga, yung Calvinism, baby pa lang, pwede nang pumunta sa impyerno. Wow, baby pumunta sa impyerno? Hindi, kawawa naman sila. Nga nga, may kausap na kami ni Pastor, ganun eh. Baby ba? Pag baby pa, namatay, saan pumunta? Pwede sa langit, pwede sa impyerno, pwede sa Panginoon. Yun ang sagot niya sa amin. Isang layo. Sa Bible, isa lang yung pinanghahawakan ko, no? Isang matibay na verse na pinanghahawakan ko na ang Calvinism ay mali. Okay? Ito yung verse na yun. Sa 1 Timothy 2:4. Sabi dito, "Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth?" Okay, yun yung kalooban ng Panginoon. Yun yung will niya. Eh kung will pala ng Panginoon yun, di dapat sa ligtas. Pero hindi lahat. Kasi hindi nga lahat tumanggap. Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto niya, lahat ay maligtas. Kung talagang ipupukpok natin yung sobereno, eh makapangyarihan ng Diyos. Kaya niya lahat iligtas. Tama yun. Pero nga, gusto niya rin yun. Lahat maligtas. Yun nga yung tinabi sa verse. Pero hindi lahat na iligtas. Kasi nga ang kaligtasan ay nasa kalooban din, no? Gustong tumanggap. Ayaw din ng Panginoon. Sinasabi nga nila, ayaw ng Panginoon na ipunta ka sa langit na ayaw mo naman dun. Oh, di ba? Isang bagay na pinipilit, hindi bubukol yun, hindi uukol, di ba? Yun yung pinahawakan kong verse. No? At saka yung sa John. John 3:16 and so on. Sabi doon, kung babasahin natin. Yun lang yung ano, yung iniwan ko sa inyo. Kaya lahat ng tulip ay lahat ay binibang. Yung sabihin niya, lahat ay mali. John 3:16. Sabi doon, actually hanggang 15, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Whosoever, kung sino mang gustong tumanggap. Yeah? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Yan pati yung isang ano doon, di ba? Hindi nga siya pumunta dito para i-condemn eh. Pumunta siya dito para iligtas. Pero, makikita natin ito, he that believeth on him is not condemned. Lahat ng nanampalataya sa kanya, hindi ang matagal ng condemn. Kinundi na. Okay? Pero dito, already, because he had not believed, okay, sabi dito, but he that believeth not, yun yung condition ng Diyos para siya ay pumunta sa impyerno. Kung hindi ka nanampalataya, impyerno ka. Hindi yung pinili ka lang niya. Oh. Bata ka pa lang, baby ka pa lang, impyerno ka na. Yun ang sinasabi ng Bible. Yun ang sad. Kaya nga tayo, pinipilit natin kung ano yung kakayahan natin, magagawa natin, i-share natin yung kaligtasan ng Panginoon. Okay? Sa iba, nakakahiya yung ginagawa natin. Eh. So, what, mga ngatok ka dyan. Pero alam natin kasi yung mas malalim na kahulugan nun. Pag hindi natin sila kinatok, kawawa sila, lalo nang nireject nila ang Panginoon. We believe in the name of the only begotten Son of God.
This is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were in vain. Okay? Paano sila na-condemn? Yung hindi sila naniwala. Hindi yung baby pa lang sila, wala pa silang kakayahang maniwala, kinondemn na sila ng Panginoon. Baliktad na baliktad, di ba? Yun lang yung katotoo. Kaya yung Calvinism, pag kami nakausap kami na ganyan, yun lang yun. Ipapakita ko lang sa kanila yung mga verses na yun. Pasagutin mo yan. Ano bang tingin mo dyan? Lahat sa number one na tanong lang sa isang Calvinist, yung baby ba ahayaan ng Panginoon mapunta sa impyerno? Pagka umuuyo, no, nasa na ang hustisya ng Panginoon? Wala pa yung kakayahan pumilit. Okay? O manampalataya kung sarakada dyan sa impyerno. Mag-iisip na kagad dyan. Sampung pag-iisip siguro gagawin ko. Totoo nga po. Yun yung experience ko sa Calvinism. Yun ang maganda. Dito sa church natin, hindi mo pa kailangan pumunta ng camp. Magbabayad ka doon ng 4,000 para lang malaman mo yung Calvinism. Nandito na, papakainin ka pa. Wala nang bayad. Laki din namin, no? Alam sa natin, 4,000 yun yung camp. Mura na yung camp na yun kasi 2 weeks yun eh. Maganda siya. No? So, kung bibigyan din tayo ng pagkakataon ng Panginoon, gusto ko rin magkaroon tayo ng ganun para may experience din natin. Mailayo lang tayo sa mundo ng ano, di ba? Minsan, kailangan mong maigan para makompare mo. Ay, pagka ganito pala, laging nag-aaral ako ng salita ng Panginoon, mas nalalapit ako sa Diyos. No? Kaya ganun lang, parang yung ano lang, sandbox. Ang dawag namin doon sa pagde-develop eh. Kailangan mo ng isang lugar kung kailan pwede kang maglaro doon. At makakompare mo ngayon, ano lang yan, sample lang, makakompare. Pero yun, ano lang yan, patikim lang. Patikim ng langit, sabi nga nila doon. Pag napupunta kami sa camp, ito na naman tayo, no? Kasi wala, hindi ka makakalod ng TV doon. Walang internet. Bawal mag-cellphone. Aral ka lang ng aral. Pag-ising mo sa umaga, mananalangin ka mag... Babasa ka ng salita ng Panginoon. Pagkakain kayo, mananalangin uli kayo. Tapos mag-aaral na kayo ng salita ng Panginoon. Parang subject. Kada ano, mananalangin uli kayo. Matatapos, mananalangin. Parang pinapatikim ka lang na dapat yung buhay mo mag-spiritual. Parang gano'n lang. Ano lang yun? Sandbox na ang tawag namin doon. Okay? Yun na. Yun lang. Sana marami tayong natutunan, di ba? Okay? Meron palang ganun paniniwala. Magulat din ako, naniniwala sila na meron ganun. Baby pa lang. Impyerno na. Ano, saan nila kinuha yung aral na yun? Tyrant ng ano doon, yung kasi kabaliktaran naman yung sasabihin ng Diyos ay tyrant. Mabigat na Diyos. Yung grabe naman yung Diyos niya. Pinili niya na kung sino yung pupunta sa impyerno at saka sa langit. Kahit wala ka nang gawin, ibat pa tayo mag-solwin kung pinili na ng Panginoon. Tulog na lang tayo sa bahay natin. Pinili niya na yun eh. Maling-mali. Maling-mali yung araw. Wait.